Para nga kay Kyle Lowry mga idol, ang first year niya sa Miami Heat is a waste of year. Basura lang ito mga idol dahil hindi nga daw sila nakapag-compete sa championship. Sabi nga nito ni Lowry sa kanyang post-game interview, "For me, it was a waste of a year. If you're not winning a championship, it's a waste of a year." Basura lang mga idol para kay Guy Lowry ang naging run na itong team ng Miami mga idol hanggang Eastern Conference Finals. Sigurot ang naging expectation niya nga mga idol nung pumunta siya dito sa Heat ay manalo sila ng championship. Kaya niya nga siguro nasabi yan dahil hindi na-meet yung expectation ni Lowry. Pero mga idol, siguro't nadala na lang din ang emosyon itong si Lowry mga idol sa kanyang interview. Hindi naman masama yung kanilang ginawa mga idol. Number 1 sa Eastern Conference. Tapos umabot pa nga sila sa Eastern Conference Finals. At kagaya nga mga idol nang nasabi ni Jimmy Butler, etong taongang ito mga idol ay isang learning experience para sa kanya at para sa team ng Miami Heat. Pero anyways nga mga idol, pag-uusapan natin ang ating next balita na patungkol sa Lakers player na si Russell Westbrook pati na rin si Talen Horton-Tucker. Sinabi nga ng Lakers mga idol na hindi nga daw sila mag-give up pa ng ibang asset para lamang matrade ang kanilang superstar na si Russell Westbrook. Gusto nga nila mga idol, si Russell Westbrook lang ang kanilang ititrade. Ayaw na nilang magbigay ng first round pick mga idol dahil dalawang first round pick na nga lang ang meron ang Lakers for the next 8 years. At ayaw nga nilang i-give up ito mga idol para lang umalis itong si Westbrook sa Lakers. Kaya naman mas pipiliin nilang palaruin na lang muli itong si Westbrook sa Los Angeles Lakers mga idol. Isang taon na lang din naman ito kaysa mag-trade nga sila ng first round pick at mawalan nga sila ng asset for the future. At ganyan nga rin mga idol ang kanilang approach dito kay Talen Horton-Tucker. Unless nga daw mga idol na mag-offer ang ibang NBA team ng All-Star caliber player na kapalit ni THT, ikikip na nga lang nila sa team etong si Horton-Tucker. Ano bang pahayag nyo dito mga idol? Sa tingin nyo ba tama ang ginagawa ni Rob Pelinka? Sa tingin nyo ba makakatulong ang kanyang ginagawang desisyon ngayon para sa team ng Los Angeles Lakers next season? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion. At sa ating next balita at panghuli na nga mga idol, pag-uusapan natin ang magiging pangtapat ng Golden State Warriors sa dalawang superstar wing players nga na itong team ng Boston Celtics. Sinabi nga ng isang reporter mga idol na ito nga daw si Andrew Wiggins ang magiging susi sa series sa NBA Finals. Magiging malaking tulong sa team ng Golden State mga idol itong si Wiggins. Hindi dahil mga idol sa kanyang opensa, kundi dahil sa kanyang ang perimeter defense. Match na match nga siya mga idol dito kay Jason Tatum at Jaylen Brown. Halos magkasing tangkad mga idol, magkaparehas ng body type at parehas nga ng mga athletic players. Kaya naman mga idol, sinabi ng isang NBA reporter na ito nga daw si Andrew Wiggins ang magiging susi ng team ng Golden State Warriors para nga sa isa na namang NBA championship. Kayo ba mga idol ay isang ayon dito sa opinion na ito? Andrew Wiggins is the key nga daw? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion. At yan ang alamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!